Shout out! Nandito na tayo sa Nitrofuze Garage. At napakaswerte natin at pinaunlakan tayo ng Mr. Nitrofuze. Ayun. Si Boss Ronald. Okay. So, Boss Ronald, pakilala ka muna. Magandang umaga, tanghali, hapon sa lahat ng viewers ng vlog ni Boss. Ako nga pala si Ronald de los Santos. Ako yung owner ng Nitrofuze Garage. Yan! Kita ng boses pa lang panahon na, di ba? Okay, Boss Ronald, ayun, kwento mo naman kami kung paano ka nag-start dito sa Nitrofuze mismo. Nitrofuze Garage was established 2017. Bigyan ko kayo ng isang big background lang na dati akong seaman. Ah, okay. Oo, tapos naghahanap ako ng negosyo na pwede kong pasukin. And then luckily, naging passion ko yung konti yung pag-ayos ng kotse. Sumali ako sa mga popular groups, doon ako nagkaroon ng idea na pwede akong magnegosyo tungkol sa kotse. So, after noon, nagsimula akong magtinda online. Ah, online muna, wala pa kang physical store. Wala pa. So, nagsimula ako, really humble beginnings kasi nagsimula ako isang box lang. Wow. So, worth, naalala ko yun, 30,000. Ano yun? Ano yung... Shift knobs. Shift knobs. Yun ang mga mabenta ng time na yun. Kaputukan ng tie cords. So, nag-try akong magpa-uwi. Before that kasi meron akong knowledge sa importing. Kasi nagkaroon ako ng prior business dati na related din sa pag-aangkat sa ibang bansa. So, since exposed ako sa ibang bansa, lagi akong nasa, dahil nga seaman ako. So, yun yung pinakamaling network mo? Yes, nagkaroon ako ng contacts okay. Doon sa different countries na napupuntaan ko. So, dati personal use lang yung hindi ko. So, nagka-idea ako, sabi ko, pwede ko siguro gawing negosyo to. So, one time, nagbakasyon ako. Umuwi ako, tapos nagdala ako ng few boxes lang na products. Tapos, trinay kong ilagay sa kotse ko, tapos sumali nga ako sa mga groups. Tapos sabi ko, hindi ko kaya gawing angkatin. So tulad ng ginagawa ko dati from my previous business na umaangkat ng ibang product, nag-try ako to ilita ko sa worth of accessories lang. Okay. Tapos syaga, really, meetups, benta online. Hindi ko akalain na after na nakakakalain ng tao yung time na yon kasi hindi ko rin alam kung paano sa benta. So, yun, online lang, tapos tuloy-tuloy eh. Nagulat na lang ako, sabi ko noon, irorolyo ko yung aking puhunan na 30,000. Nairolyo ko siya for the whole year, nang hindi ko binabakas yung kita, na puno ko yung sala ko. Wow. Ng items. So, doon muna. Display. Correct. Yes, oo, doon talaga. So, yung mga unang mga customers ko dati, alam yung bahay ko. Kasi this oras ng gabi, kumakapag doon. Tapos doon namibili sa bahay ko. So, after noon, naglakas loob na akong magtayo nito. Magmabas kami. Nagkakilala kami ni Mr. Grounds Fitment, si Ivan. And gusto ko rin banggitin, marami rin naman talagang naging taong tumulong sa akin nung nagsisimula ako. Hindi ko magagawa to nang ako lang. So, may mga kakilala ko na naging kaibigan na tumulong sa akin all the way. Kesa sa pagkaangkat ng products, may naging tutura ko dyan, may naturo sa akin. So, yun. And the rest is history. Parang after 1 year, nakalabas ako dito at patayo kami ng shop. Ito na yung first shop namin. So, nagkakilala kami ni Ivan. Yun, sabi ko, sugalan na natin. Ito na, nandito na tayo. And then yun, the rest is history. So yun, Boss Ronald, medyo intriguing kasi. So, saan galing yung Nitrofuze Garage? Ah, okay. Garage. Yung Nitrofuze Garage, matatawa kayo dyan. Naghahanap ako ng pangalan. Kasi dati, ang una ko sanang itatayo ng products, puro racing seat sana. So, okay. Ang napili kong pangalan, sorry, phone ko. Napili kong pangalan nun is, Seat Freaks. So, Seat Freaks, okay. Oo, puro sana upuan lang. Nakita ko yung puna, sobrang laki. So, hindi ko kaya. So, naghahanap ako ng something na unique na medyo related sa kotse. Nag
search ako sa Google ng ano, tapos nakita ko yung sapatos ng A6 Nitrofuze. Actually doon nang galing. Oh. Sapatos ng A6 kasi meron layo, 'di ba, guys? Meron akong previous sa browsing history na yun yung last kong research. So yun lang nagpa-pop, sabi ko pwede. So yun lang, doon lang nangyari yan, tapos nilagyan ko lang ng garage. So yun ang pangalan. So itong physical store, yes. Ano siya, kailan, ilang years na tayo dito? Okay. If I'm not mistaken, May 2, 2018 na nabutong physical store. Pero 1 year na akong nag-go online business nun. So sa online business, actually masarap yon kasi nga wala ka binabayaran mga utilities bills then. Pero hindi na kaya dun sa bahay kasi nga wala na akong privacy. Pupunta ron sa bahay namin, so oras ng gabi. Oo, hindi mo alam kung yung mga tao pumupunta eh mabuting tao, masamang tao, so sabi ko lumabas din, safety na rin. Tsaka ano, yung time na lumabas ako talagang ano rin, may isang kasamang dasal kasi siyempre kasama yun. Correct. Hindi mo alam kung ano yung mangyayari pagka sumugal ka sa isang negosyo eh. Dito sir, boss, sa Nitrofuze garage natin na shop, ano-ano mga produkto natin? Naka-focus kami sa Thai parts talaga. Thai parts, okay. Kasi doon kami nakilala nung una. Kaputukan ng Thai parts kasi 2015 yan. So, nung mga around 2017, pati yung mga community dumami. So, buti nakapasok kami nung time na yon. So, yun talaga ang pataas siya. Doon din ang pasok niya sa sabayan. Sabay din ang mga era ng mga motor sa tire parts. Nakilala yung mga tire parts sa motor scene. Tapos dito nagpapunta na tayo sa auto. Ngayon, nagsimula muna ako. Nakafocus ako sa kotse. Okay. Kasi dati, nakakotse lang naman ako. Nakasedan din ako. Tapos ngayon, itong year na to, nag-focus na ako sa diesel. Okay. So, yun nga, nagkaroon ako ng experience sa diesel kasi umari na ako ng diesel. Boss, yung anong meaning boss ng pag sinabi mong diesel? Hindi, actually kasi sa Thailand, ang pinaka-ano talaga nila, kilala sila sa diesel tuning. Okay. So, secondary na lang yung mga sedan. Kaya lang dito sa atin sa Pilipinas, mas nakilala muna yung tire parts sa motor. Tapos, nag-shift sa mga sedan-sedan kotse. Pero, nag-evolve din siya, nagkaroon na ng diesel scene dito. Simula rin 2015, pero mababa pa yung bilang ng community noon. Pero ngayon, ang laki na. So ngayon naka-focus na kami sa diesel. Pero meron pa rin naman na mga pang sedan, hindi pa rin mawawala 'yon. So dapat nag-evolve ka rin talaga. So pagkasasabayan mo rin. Yes, so ngayon naka-focus kami this quarter. Actually marami akong mga products na darating for diesel parts and performance. So unti-unti lang nagpaparating tayo ng mga branded na products for Thailand. Okay. Plus, for kumbaga mga starter kit, for the starters na mga viewers natin, anong usually ba unang binibili ng mga ganyan? Okay. So, pagka nag-mini ng guidance sa akin sa pagkukunas sa kanila, lagi kong tinatanong is yung budget. Siyempre, okay. Kasi sa sasakyan, luho. So, minsan, hirap bigyan ng budget. So, doon tayo didepende. Okay. So, sa mga gusto namang magbuo ng kotse nila, lagi kong sinasabi na mamimili ka dyan. It's either performance or aesthetics. Aesthetics, okay. So, pag aesthetics, simula mo na sa labas, sa mag starts basic, tapos drop mo yung auto, tapos kunding accessories, tapos performance, kung gusto mo magano, magtuloy-tuloy. Eh, ang maganda ngayon sa diesel, kaya na-entice ako kasi hindi lang aesthetics, hindi lang itsura ang parts sa diesel. Maraming parts sa diesel na ginagamit from Thailand na
kaya mong pabilisin yung auto mo. And then you can go then eventually. Then yung performance. Yes, so eventually, pwede ka na mag-track. So, pwede tayo mag-track. So, yun yung drag scene natin dito, diesel drag scene sa Pilipinas yun, which is party tayo, maswerte. Marami tayong nakikilalang mga kaibigan sa diesel scene na nabubom na. So, yun. Nice. Kayo, hey, boss, naglalaro din kayo? Nag-try, siyempre. Pero kaya lang, wala tayong oras. Actually, ako naglalaro. Nagpa-hinete ako din sa aking ano kasi ano eh, masinaysay sila doon tayo, taga-tinda lang. Pero at least nakikita natin yung potential ng sasakyan natin. So naitakbo ko once sa nag-diesel shootout nung una sa Clark Speedway yung sasakyan natin. And then sana eventually, makapasok pa tayo, makapenetrate pa tayo, tapos makapag-provide pa ako ng quality parts na galing sa Thailand talaga. Kasi maraming ano eh, maraming alam naman natin sa build, maraming may build na JDM, may build na Thailand. So doon kami naka-focus sa Thailand, which is yung main market namin, kasi doon kami nakilala. Ewan ko kung kilala na kami, pero... And sa tingin ko na ako, boss, yung kinala pa lang, kinala na natrigahan natin na tayo to Cruise Garage. Ano yun, boss? Pero yun nga, nakikita nyo, malaki pa ang potential. Malaki pa ang potential, okay. Lalo na sa ano natin, sa diesel. Oo. Sa ano sa mga kotse, andyan pa rin naman yung other ano, syempre JDM talaga, yun talaga ano, kasi nagkakaroon ng difference sa difference yung dalawang yan kasi syempre sa Thai parts ang kinukuha natin is yung mga products na galing sa Thailand, tapos compared sa parang galing sa Japan, so mayroon mga konting differences yan. Pero sa diesel talagang ang kilala yung Thailand. Oo, so ini-encourage ko rin yung mga dating may mga nabuong sedan na mag-try mong diesel. Kasi talagang ano eh, doon ko nakita yung ano, yung culture ng Thailand. Lalo na nung nakabalik ko ron, may pag-asir yata. And then yung growth doon ng diesel scene, sobrang laki. Na halos lahat ng kalsadang daanan mo. Puro diesel cars na naka-lowered. Tapos mga pagado yung kanilang mga engine. Yeah. Okay, sige, Boss Ronald, invite mo na si yung mga viewers natin sa dito sa shop natin. Okay, maraming salamat muna sa inyo. Nakadala kayo din sa amin. Tumigyan nyo kami ng exposure. Kung sa mga ano naman, sa mga enthusiasts dyan na nag-anong na mga Thai parts, unti-unti natin binubuo yung aming shop para mas marami pang products yung madala namin, mapagas, mapag-diesel, hindi lang aesthetics, nagtatry tayo pumasok sa konting performance. And then sana mag-evolve pa tayo, samahan nyo kami sa pag-evolve namin na mga makapag-provide ng mga quality parts na galing sa Thailand. Ayun, shop nga naman namin pala, located sa Bacoor, Cavite. Waysable po kami, we are open 9 to 5, except Mondays, yun ang pahinga namin sa Monday. Meron din akong vlog sa YouTube, you can follow us sa Nitrofuze Garage TV. Ginawa ko yun for information sa lahat ng mga pyesa namin na binibenta rito. So magpagka may mga katangdungan kayo tungkol sa mga parts, sa mga pyesa, gumagawa ako ng vlog. Hindi naman frequent, pero if may time ako para ma-explain ko further yung mga products na pwede nyo makita rin sa amin. So yun guys, support natin si Boss Ronald, yung shop niya, Nitrofuze Garage. Also yung channel niya na Nitrofuze Garage TV. So yun guys, bisita kayo dito sa shop ha. Welcome kayo. Thank you.